Magandang araw at magandang buhay mga ka-Herb. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. So nandito na naman tayo ngayon sa Maddie's Bike Shop. Magbabike check tayo dito ng mga ka-Herb ng napakalupit, napakagaang, napakaganda Mountain Peak Rexton 7000. Ayan. So, pero bago ang lahat mga ka-Herb, gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako si Archery. Gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Kung hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibagong bike-related videos. So ano pang hinihintay natin mga ka-Herb? Simulan natin itong bike check ng Mountain Peak Rexton 7000. So, ayan ang ating iba bike check mga ka-Herb. Ang nasa harapan natin, napakaganda nito mga ka-Herb. Promise. Ayan o, bigla kang lalakas dito. Mountain Peak Rexton 7000. Sisimulan natin syempre ang bike check sa kanyang timbang. So, tumitimbang ito ng 9.5 kilogram. Kita nyo naman mga ka-Herb. Halos mga lahati ang timbang niya sa mga ordinaryong mountain bike. So, road bike to mga ka-Herb. So, ayan, oh, di ba? Napakagaang 9.5. Oh. Ang frame natin mga ka-Herb, syempre, carbon lodi. Yan. Oh, di ba? Made from T700 carbon nano. Ayan. So, technology T700. And dito, may nakalagay din na, nasa na yun? Ayan. Nakalimutan ko na. Hindi ko na makita mga ka-Herb. Basta, pati yung frame niyan, T700. Ayun, pati yung kanyang tinidor o yung fork, T700 dyan. So, pangkaraniwan naman na T700 ang mga frame, fork, at seat post sa mga ating road bike. Bibihira ako nakakakita ng T1000 saka T800 na carbon. Ayan, so T700. Quality, quality. Yan, mga car. Ang pintura ng ating frame ay glossy black. Pati ang ating fork ay glossy black na may accent o lining na red. Yung red niya mga ka-Herb ay water decals. Ayan, water decals siya mga ka-Herb. Itong red na to. Tapos dito sa Mountain Peak makakapa natin para siyang sticker na ano ba tawag dito? Silver. Ayan, glossy silver. Ganda, promise. Yung head tube niya, tapered. Tingnan natin. Hindi pala. Straight pala to mga ka-Herb. Yung head tube niya. 120 mm. Made kahabaan yan. Water decals ang ating logo dito ng Mountain Peak. Tapos napansin ko, patusok to. Patusok yung may bandang harapan ng head tube. Ayan, oh. So karamihan sa road bike, magkalayo to. Talaga. Ayan. Internal cabling tayo, isa. Tapos dalawa rito sa kabilang side. So tatlo ang nakapasok na kable. Tingnan natin kung sa lumabas. Wala, 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 wala. Uy, nasaan? Wala pa. Wala ka mga ka-Herb. Wala akong nakikita. So sunapin natin. O yun, dito lumabas. Yung kable ng RD. Tapos yung kable ng preno sa likod dito sa chainstay. Tapos yung RD ay yung FD. Hindi ko makita mga ka-Herb. Ayun. Nakakita niyo ba? Ito, ito, ito. Ito. Ang paaganda ng ano nito. Cable management ng ating frame mga ka-Herb. Halos hindi ko nakita yung kable natin. Oh. O, di ba? Promise, ang ganda nito mga ka-Herb. Ang lapad ng down tube niya. Manghang-mangha ako dito sa frame na to mga ka-Herb. Ang lapad doon ng carbon. Press fit ito mga ka-Herb. Yung baby niya ay press fit. Ayan, wala kayong nakikita masyadong baby, oh. So, press fit yan. So, meron niyang ginagamit na parang pang-pisil dyan. So, sa kailalagay yung crankset. Ayan, ang ganda. Siyempre, kung mapapansin niyo mga ka-Herb, dalawa yung lalagyanan ng water bottle cage. Isa rito at isa rito. Dito naman mga ka-Herb, pwedeng ibaba pa dito yung water bottle cage. Tatlo yung tornilyuhan na yan, oh. Tatlo. Ayan, ganda eh. Oh, di ba? Tapos yung kanya seat post mga ka-Herb, kasi pag bumili ka kasi ng frame sa road bike, set na 'yon.
yung frame, saka tinidor, saka yung kanyang seat post. Ito yung seat post niya, mga ka-RP, 700 carbon. Bladed to, aero, sabi nga nila, na 2 bolt. Ito, mga ka-RP, ito, alloy to. Itong pinag-clamp carbon ito, then alloy to 2 bolts. Tapos yung lock ng kanyang ano, ng seat post, nandito sa ilalim. Nakikita nyo dito, allen yun. Yan o. So, itong rubber na to, cover lang to, para hindi mapasukan ng alikabok itong ating seat post. Ayan. So, syempre, dapat talagaan. Ang gando. Syempre, designed and engineered by Mountain Peak. May nakalagay dito na water decals. High pressure molded carbon. So, minomoldy talaga yan. Yung pinepress, parang niluluto. Tapos dito sa seat stay niya, mga ka-Earp, walang bridge. Wala rin tornilyohan dito. So, hindi mo siya pwedeng palitan ng caliper o yung V-brake dito. Ayan o, smooth welding o. Ganda o. Siyempre dito, motto ng Mountain Peak, ride without limitation. Medyo hindi siya pansinin kung hindi mo siya tititigan ng malapitan. Ayan. Tapos, siyempre, ang ating chainstay, ang lapad. Meron na siyang kasamang chain guard. Ayan o, Mountain Peak. Leather to, mga ka-Earp. Medyo tela to. Ayan. So, kung ang akin to, papalitan ko na ng plastic kasi nangangamoy ito pag nababasa eh. Ayan. Smooth welding pa rin dito sa ating bandang baba ng bottom bracket. Promise, ang ganda nito, mga ka-Earp. Oh, ito pa pala. Isa, oh. Naka true axle dito sa likod. Tapos, sa harap, true axle na din, mga ka-Earp. So, hindi yan false. True yan. Oh, di ba? At yung dropout niya sa loob naka-tornilyo, kikita nyo, ito. So, pag tinignan mo sa labas, parang wala siyang dropout. Pero nandun siya sa pinaka-loob. Ang ganda nito, promise. Oh, we wait. Yan. At dito sa port niya, mga kart, kung papansinin nyo, nakahulma yung pinaka-taas ng pinaka-fork niya, ito. Nakahulma siya dun sa frame. Ayan. So, pag nakadiretso siya, ang ganda. Ayun o, ang ganda o. Diba? Red. Water decals pa rin ito, mga ka-Earp. Ayan. Dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya ay alloy, seal bearing lodi, true axle lodi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 holes lang ang ating hubs. Wala siyang tatak, mga ka-Earp. Ayan o. O, diba? Baka lang ating spokes. Mga ano to, mga ka-Earp? Mga 40 to 50 millimeter na double wall alloy na rims na may tatak na aerowick. Ayan, aerowick din to. Ayan, oh. Oh, do not use this wheel with rim brakes. Ah, hindi talaga. Wala talaga siya kasi wala siyang butas dito. Ayan. At ang gulong natin ay CST recourse. So, gulong pa lang. Pangkalsadang palsada na. Na ang sukat ay 700 by 28C. Ayun, oh. Oh. Ala, ay ano, 28, medyo makitid to, mga ka-Earp. Yan. So, talagang pangarera. Hubs natin sa likod, ganun pa rin. Walang tatak na alloy, true axle yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 holes. Baka lang spokes. Double wall alloy na rims na 40 to 50 millimeter. Nahirapan akong suatin kasi to. Then, gulong na CST recourse na 700 by 28C. Pero parang hindi ako naano sa 28 na ito, mga ka-Earp. Pero parang natataasan ako dito. Natataasan lang ako. You know? At ang ating cogs. Ang cogs natin. Uy! Nadidinig niyo, mga ka-Earp? Tunog. Mayaman. Isa pa. Oh, diba? Oh, diba? Shimano. Uy, Shimano ang ating cog. Shimano 105. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed na 11 to 30. Wow! Hahabulin ka dito. Napakabilis nito, mga ka-Earp. 11 to 30 na 11 speed. Ang sarap ng shifting nito, mga ka-Earp. Smooth na smooth. Shimano 105 na RD. Na standard ang kanyang guide pulley saka tension pulley, standard din plastic, made of plastic yan. Di ba? Kadena niya X11
KMC na naka ano ba to? Missing link. Ganda oh. Oh, silver na silver. At ang ating crankset, syempre Shimano 105. 170 mm ang kanyang crank arm. Made of alloy yan, mga kerb. FCR 7000. Made in Japan. Wow, wee. Oh, Shimano 105 11S. 50 yung pinakamalaki. 34 yung pinakamaliit. Parehas yan na alloy. Hollow tech yan, mga kerb. Akala nyo lang hindi kasi may walang butas dito. You know? So, di ba? At ang FD natin ay Shimano 105 pa rin na clamp type. Ayan, naka-tornilyo dito. Ayan, no? Ay, clamp. Bolt type. Ayan, naka-bolt type doon. The promise, original to mga ka-erp. Woo, iwit. Sarap gamitin ito. At ang upuan niya, mga ka-erp, mahaba na manipis na matigas ang foam. Ayan. So, masarap dito, mga ka-erp, yung swap, pasok na pasok yung puwit mo. Basta road bike ganun eh, kailangan makitid to. Yan, makitid yan. So wala siyang singawan ng utot at walang dalo yan ng ihe. So iaangat mo na lang yung iyong puwet. Ayan, no? At syempre ang ating drop bar. So ang drop bar niya mga ka-erp ay 390 mm made of Mountain Peak yan, made by Mountain Peak. Aluminum alloy na aero. Ayan, nakikita niya mga car po. Oh, ang ganda. Tapos yung bar tape niya, ang lambot. Parang may foam sa loob. Oh, ayan, ang STI niya, syempre, Shimano 105. Shimano yan, ang ganda niyan. At tingnan niyo naman, napakaganda talaga ng cable management ng ating road bike. So yung kable nakatago dito sa kanyang bar tape. Tapos ito yung tensioner. Ayan. Ganda, aluminum to, mga ka-erp, aloy. Oo, aloy nga to. Oo, ganda. At ang stem natin, syempre, Mountain Peak pa rin yan. 90 mm na negative stem. Ayan, Mountain Peak ko. Spacer natin, dalawang 10 mm, isang 5 mm. Ayun, sa plastic to. Parang, oo, plastic nga to, mga ka-erp, hard plastic. Itong dust cover natin. Ayan. At dito tayo ngayon sa caliper niya mga ka-erp. Yung caliper niya mga ka-erp ay flat mount. Ayan, nakalagay. May nakikita tayo dito. Na naka 140 mm na brake rotor. So naka floating rotor tayo mga ka-erp. Na antatak ay pro. Tapos ang caliper natin ay hydraulic brakes or hydraulic caliper pero mechanical actuated. So, decable siya. Ayan, decable ang ating caliper. Pero itong pinaka-caliper natin, hydraulic na yan. Tapos ito mukhang natatanggal ang ating brake pad. Ditornilyo. So, pwede kang mag-maintenance kahit hindi mo natanggalin yung iyong caliper. Ayan, syempre sa kabila, ito pa rin, naka-flat mount pa rin sa kabila. Na naka 140 mm na floating rotor na pro. Yung ating caliper mga ka-erp, wala akong makikita ng tatak. Pero itsura siyang pro din. Ganito din yung itsura ng pro end na caliper. Ayun o, ganda. Ah, ito yung sinasabi ko kanina. Nandito pala, wala pala sa kabila. So, T700. So, ito yung kabilang crank arm ng ating Shimano 105. Andito yung pinaka-lock niya, yung kanyang plastic. At ito yung pedal. Hard plastic na may alloy. So sigurado naman ako mga ka-erp, magki-clutch pedal yung bibili ng mountain bike na ito. At syempre ito, freebies na to mga ka-erp. Ito ang ganda na itong inumina na ito. Gilid yung kuha ng water bottle cage. So free yan. Ayan mga ka-erp. Bukod dyan, syempre may freebies din na helmet. Ayan nakikita nyo. Pili na lang kayo ng helmet. Tapos jersey. Ayan. So, meron din siyang jersey na free. Ayan. Hindi na kasali ha. Huwag yan. Motor yan. Pili lang kayo ng kulay ng helmet nyo. So, ang dami dito mga car po. Oh, ang daming display. So, meron silang project bike. Ito, project bike yan. Tapos, meron tayong mga built bikes dyan. Ayan. Kita nyo naman. No? Oh, okay. Ayan. Si Sir Jess ang may-ari ng Maddie's Bike Shop. Ayan, no? So ayan mga ka-erp ang ating bike check video ng ating napaaganda talaga na to mga ka-erp. Mountain Peak Rexton
15,000. So nagkakalaga to ng 45,000 pesos na Shimano 105 group set. Oh, kita niyo naman na naka-hydraulic caliper, mechanical actuated. Ayan. So ilalagay ko sa description mga ka-herb ang contact number ng Madis Bike Shop. Ayan, meron pa tayong medida para tayong mananahi. Ayan. So tumatanggap sila rito ng credit card, GCash, saka home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan na bike. Ayan. So hanggang dito lang mga ka-herb. Konting-konti na lang. 10,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita kasi tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.